So for us, sa MRO and ROTT na pinagtatanggol ang rights ng mga rider, ibalik yung disiplina at ibalik yung safety dun sa lugar kasi nga maraming nadadamay. Hindi lang ho mga riders eh. Yung mga nakatira doon, yung mga naka four wheels. So maraming naaapektuhan talaga. 2 months ago, naka-rescue po kami ng 13. May time din po na nagiging DOA po yung isang rider. Eh, parang for me, in my opinion, wala silang consideration sa mga ibang gumagamit ng kalsada. Pero kailangan isipin mo rin na it's not your road. Kasi more or less lahat tayo may uuwihan sa bahay eh. Gusto natin, pag-uwi natin, matutulog, papahinga, pasok ulit the next day. Magkaroon tayo ng disiplina sa pag-drive natin ng ating mga motosiklo at magkaroon tayo ng respeto sa mga nakatira dito ng mga lokal. Kasi unang-una, sila yung nadadamay. Hindi na ito usapang kung anong alyansa ka, kung anong grupo ka, kung anong club ka. Ang pinag-uusapan dito, lahat tayo, iisa lang hiling, iisa lang gusto, rider tayo. Malamig ang simoy ng hangin, maganda ang tanawin ng bundok ng Sierra Madre. At masasarap ang lutong bahay sa mga lalawigan ng Rizal. Talaga namang pang turista. Pero mayroong mga bisita rito na iba ang paray. Ang destinasyon nila, ang notorious na Marilaque Highway. Nakahanap ng bagong playground ang mga karerista ng Marilaque dahil sa mga kurbadang nito. Meron dito na umakyat para lang gusto kong pasikat, pero hindi naman sila talaga kararista. Eh, yung nadadamay nila, yung mga umakyat dito na gusto lang mamasyal. Linggo-linggo, may nadidisgrasya. Kung hindi rider, turista o residente. Yung volume ng nangyayaring disgrasya before at ngayon is nadagdagan. Kumbaga hindi lang 100%, baka 200% pa. Sunday, pumupunta po kami ng simbahan. Doon pa po kami sa taas pumupunta. Takutan po talaga kami tumawid. Kasi nakakatakot po yung mga riders. Ang feeling po kasi nila, sila yung mga hari ng, sila ang hari ng daan. Nagsagawa ng isang unity ride ang mga iba't ibang grupo ng motorcycle riders para paalalahanan ng mga pasaway na motorista. Kaya ang riding community ay nagkaisa para kalampagin ng lahat para sa maingat na pagmumotor. Minabuti namin na manawagan sa buong community nga na ibalik yung disiplina at ibalik yung safety dun sa lugar kasi nga maraming nadadamay. Hindi lang po mga riders eh, yung mga nakatira doon, yung mga naka four wheels. So maraming naaapektuhan talaga. Ang buhay po natin ay isa lang po. Sana po, wag na lang po sila mag-aagawan po sa kalsada. Ang kalsada, nandiyan lang po yan. May mga biktima po na hindi po mga rider, nabibiktima po sila. Sana lang po kunti at iba yung ingat na lang po para po sa kanila dahil ang buhay po ay isa lang po lamang. Dahil sa dumadaming aksidente na nangyayari sa Marilaque, which is otherwise known as the Marikina Infanta Highway, minabuti na namin na from So, syempre kasi, pagka sumakay ka sa motor, iniisip mo yung safety mo muna. Pero dapat, yung safety din ng iba, lalo na pag umakyat ka sa Sierra. Kasi dito, parang ride at yung own risk. Okay, maganda po, magningi-drag ka and everything, maganda tingnan sa pictures. Paano pag na-aksidente ka, gamitin natin sa lamay mo yung picture mo, di ba?
kasi nagiging playground siya of sorts ng mga tao na gustong matuto mag traverse ng winding roads. So yung tinatawag nilang banking. So ang nangyayari mo kasi sa taas ay nagkakaroon ho ng parang nagiging over yung kanilang ginagawa. So it affects now the locality, mga negosyo sa taas, and then the accident rating has increased exponentially.